Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ito ay ukol sa mabuting Samaritano. Aral ukol sa pakikipagkapwa, pagpapakita ng habag sa mga nangangailangan. Ngayon din po, ang mga kapatid natin sa komunidad, sasariwain po nila, papanibaguhin nila ang kanilang mga pangako na lalong maglingkod sa Poong Senyor sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng kanilang ministry o organisasyon. Ministry of Collectors, Balangay Kolektora, Catholic Women's League, Ladies of the Black Nazarene, Ministry of the Blessed Sacrament, Social Communications Ministry, Legion of Mary, Love Flock, Confraternity of Our Lady of Lourdes, St. Peter Men's Society, at Extraordinary Minister of Holy Communion. Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid upang lalong ibigay nila ang kanilang sarili para sa Poong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoon Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi nyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di nyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig. Nasa inyong puso. Kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyon dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa butit mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito ninyo mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nitong yaong lahi nila. May pag-ibig Diyos, ang Diyos titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha.
Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat na nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay at naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumuko siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kukulangin yan,
babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Mga Kristiyano, tularan ng mabuting Samaritano. Mga Kristiyano, tularan ng mabuting Samaritano. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Simple lamang ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Itatalaga natin, sasariwain ng ating mga kaibigan, kasapi ng ating mga organisasyon at ministry sa parokya, ang kanilang sarili. Malalaman kung tayo'y mga deboto, kung tayo'y matapat na lingkod sa komunidad ng mga deboto, sa ating pakikipagkapwa, karidad, pagmamahal, pinakamataas na birtud, at maakit ang lahat. Tingnan ninyo kung paano sila magtulungan. Tingnan ninyo kung paano sila makipagkapwa. Tingnan ninyo kung paano sila magmahalan. Hindi na dapat patagalin pa ang aking pagbabahagi. Laway, satsat at salita lamang. Gawa! Ang huling linya ng ating unang pagbasa, Deuteronomo. Kaya maggagawa ninyo, gawa. Ang huling linya ng ating ebanghelyo, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Gawin mo, gawa ng pakikipagkapwa, pagpapakita ng habag. Sa bawat storya may mga kontrabida. Sana naman hindi tayo yung mga tulisan. Nag-iisa, mahina ito. Harangin! Nakawin natin ito. Yung mga damit niya, mga pera niya. Para hindi magsalita, bugbugin natin. Sige, pagtatadyakin natin. Hanggang yan. Halos patay na sa daan. Basta mahina ang tao, paglalamang, iniisahan, inaabuso, pinagsasamantalahan, tingin ko mas mahina ka eh. Bullying! Ano? Kakasaka ha? Marami kami. Sana po, hindi po ganyan ang ating paningin sa buhay. May dadagdag din ako sa grupong masama bukod dun sa talagang gumawa ng tahasang masama. Yung mga walang pakialam. Ay, kasama ko dito, kontrabida dito, yung mga pare, pare ako, yung saserdote at libita. Meron akong reliyosong serbisyo. May duguan. Ayon sa purifikasyon, hindi dapat madungisan ito. Okay? Yung bida dito sa lahat ng tao, yung hindi mo pa inaakala. Isang Samaritano. Yung Samaritano, kasi hindi mataas ang pagtingin sa kanila. Mga taga-Samaria ng mga Hudyo, tingin sa kanila, mas mababang klaseng mga mamamayan, mga inferior, second class, o third class, fourth class, mas mataas kami.
Kaya nga itong Samaritano. Kasi minsan tingin niya sa sarili niya, kaawa-awa siya. Alam niya kung paano ang tadhana mapait sa'yo. At ngayon may nakita siyang kapatid, kapatid na kaawa-awa. Ewan ko ba, ito lang interpretasyon ko dito, maraming mga nakinigo sa maraming humili ngayon. Nakita niya ang sarili niya. Di ba sinabi, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng sarili mo? Kaawa-awa yung nakahandusay. Naawa siya sapagkat nakita niya ang kanyang sarili. Tinulungan niya yung nangangailangan, parang tinulungan niya ang kanyang sarili. Bilang Samaritano, ang mga oportunidad. Kaya nga sinabi niya doon sa may-ari doon, kung may kulang dyan, bagamat may pera siya, hindi siya mayaman. Alam mo, ruta ko to. Hindi kita lolokohin. Jericho, Jerusalem. Parang namamasada. Jerusalem, Jericho. Kung may kulang, yung pagpapakita, binuhusan ng langis at alak tinalian. Malakas eh. Binuhat sa kanyang asno. Pinatulog sa bahay panuluyan. Naglabas pa ng 2 denaryo. Malaking bagay yun. Yan. Sino ang nakipagkapwa? Ay, idugtong ko. Yung nga po, nadugtong ko na po yung unang pagbasa, Deuteronomo. Sinabi, itong paggawa, baka sabihin natin, ang hirap naman, hindi ito kasintaas ng langit o babaybay ka ng dagat. Ito'y nasa puso mo, gawin mo. Pangalawang pagbasa, idugtong ko na po, Kolosas. Si Jesus, ang pong Senyor, ang larawan, imahin ng invisibleng Diyos. Kay Kristo natin nakikita ang Diyos. At sa mga nangangailangan, nakikita natin si Kristo. Kaya, man, isagawa natin ang pagmamahal. Yan ang corporal na aksyon ng habag. Sa Ingles, corporal acts of mercy. Sige na po. Tutula na po tayo. Samaritano, malaman kung ano, alamin kung sino, tayo'y Pilipino, tayo'y Kristiyano, Kristo ang pinuno, sumakay sa asno, haring na sa trono, biba na sa reno. Dapat kung may plano, umawit sa tono, galang sa ninuno, bigay ng talino, makipagkapwa paano, tumulong magkano, mabuti matino ang Samaritano. Samaritano, espelingin natin ang Samaritano. S-A-M-A-R-I-T-A-N-O. Samaritano, S. Sumaklolo sa iba. Pakiulit. A. Awa ang ipinakita. M. Makipagkapwa tayo. A. Alerto sa pangangailangan ng iba. R. Responsibilidad. I. Integridad. T. Tumulong sa tao. A. Alagaan ang nasaktan. O. Nahabag sa mga naapi. At huling letra po, O. Oras upang magbigay ng sarili. Oras upang magbigay ng sarili. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa tayo kabilang kasapi, miyembro ng komunidad ng Nazareno, makipagkapwa. Magpakita ng habag sabagat sa mga nangangailangan, nakita natin ang mukha ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangahubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mangyari lang po na magsiupo muna po ang lahat. Monsignor Ding, narito po ang mga lingkod na magtatalaga ng kanilang paglilingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang ministering aking tatawagin. Ministry of Collectors. Balangay Kolektora. Catholic Women's League. Ladies of the Black Nazarene. Ministry of the Blessed Sacrament. Social Communications Ministry. Legion of Mary. Love Flock. Confraternity of Our Lady of Lourdes. St. Peter Men's Society. Extraordinary Ministers of Holy Communion. Apostolado ng Panalangin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod. Ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod sa kanyang dambana. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin sa na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry o organisasyong kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkulin sa inyo ay iatas? Kayo ba ay nangangakong palaging magdarasal at magpapakabanal? Gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang makapangyarihan Diyos na siyang pinagmula ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkalom na kayo ay laging maging matapat. Ama namin makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamta ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana, gawin mo silang laging handang tumupad
sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak ang aming Panginoong Hesus Nazareno sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hiniling namin sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, may pakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Mawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihang tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling hapi may simbahang laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inibig na kita.
ng iyong buhay. Kinagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan. Ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-isa. Pag-asa, alam ko ang iyong kapigatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala ng mga pangako sa binyag ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos.